ang pangulo mismo. Hindi naman yan ipagpagawa kung walang blessing sa taas o kanyang mga operators, through his operators. He has enforcers. He has operators. Kaya nga tinatanong ko, magkano na ho, Pangulo, ang nagagastos nyo dyan sa obsession nyo sa akin? Pinasa po ni Senadora Laila Dalima kay Pangulong Rodrigo Duterte ang bintang na sa kanyang nag-utos siya na saksakin si JB Sebastian at tatlo pang inmates sa New Bilibid Prison noong Setyembre. Yan na para daw matakot sila at mapilita magsinungaling laban sa Senadora. Dauna na sinabi ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre na si Dalima at si Senador Antonio Trillanes ang nasa likod ng pananaksak. Ang pinagbasihan ng Aguirre ay ang salaysay ng inmate na si Tomas Doninha na umaming siyang sumaksak kay Sebastian. Si Doninha ay kinausap umano ng kanyang batchmate sa Philippine Navy sa utos ni Dalima at Trillanes. Pumayag daw si Doninha na patayin si Sebastian kapalit ang pangakong mapapalaya siya. Pag napabagsak ng Administrasyong Duterte dahil malakas umano ang Liberal Party o LP, bagay na itinanggi ni LP President Kiko Pangilinan. Ayaw lang daw ng kalihim na akuin ang responsibilidad sa pananaksak gayong siya ang may kontrol sa Bilibid. Bukod kay Dalima, nauna na tinanggi ni Trillanes na may kinalaman siya sa pananaksak kay Sebastian. Sa utos na rin ng isang kabats niya sa Philippine Navy na nagsasabing inakailang mawala si Sebastian sapagkat upang hindi na ito makapagdadaldal o makapagsabi tungkol sa kinalaman ni Senator Dalima sa drug trade. At sinabi na ito ay nagkasundo na ang kampo ni Dalima at kampo ni Senator Trillanes na iligpit si JB Sebastian. Ang pangulo mismo, hindi naman yan ipagpagawa kung walang blessing sa taas o kanyang mga operators, through his operators. He has enforcers. He has operators. Kaya nga tinatanong ko, magkano na ho, Pangulo, ang nagagastos nyo dyan sa obsession nyo sa akin? Binalik sa palasyo ni Senadora Laila Dalima ang aligasyong may kinalaman siya at si Senador Antonio Trillanes IV sa pananaksak sa Bilibid inmate na si JB Sebastian. Wala raw dahilan para ipapatay si Sebastian dahil umaasa pa siya noon na makakatulong sa kanya ang inmate. Ang Pangulo mismo, hindi naman yan ipagpagawa kung walang blessing sa taas o kanyang mga operators, through his operators. He has enforcers. He has operators. Kaya nga tinatanong ko, magkano na ho, Pangulo, ang nagagastos nyo dyan sa obsession nyo sa akin? Sinisika pa ng GMA News sa makuhang panig ng palasyo sa aligasyong yan ni Dalima. Tugon niya ng senadora dahil inulit ni Aguirre ang bintang ng sumaksak kay Sebastian na inutusan daw siya ng isang batchmate sa Philippine Navy para di makapagsalita si Sebastian laban kay Dalima. Dauna ng tinanggi ni Trillanes na may kinalaman siya sa tangka kay Sebastian. Wala na raw balak pa ang DOJ na paimbestigahan ito. Mayroon nag-investigate na dito eh. Otherwise, magdodoble-doble tayo. And so far as he is concerned, hearsay lamang. How does one defend oneself when the attacker is immune from suit? Tao lamang din po ako na nasasaktan, natatakot, at nag-aalala rin para sa aking pamilya. Ipinagtanggo ni Vice President Lenny Robredo ang kapartido niyang si Senadora Laila Dalima kaugnay ng mga naging pahayag ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa Vice Presidente, nakakalungkot na kailangang maging personalan ang laban niya. Pwede naman daw na manatili ang respeto sa bawat isa kahit hindi nagkakasundo sa mga issue. Kailangan pakinggan natin yung bawat isa. Kailangan kahit iba sa paniniwala natin, magrespetuhan. Kasi ito naman lahat, kaya tayo andito to bring out the best in people, di ba? Pag binababa natin yung discourse sa personalan, baka yung nabibring out natin yung worst in people. Sabi naman ng Liberal Party, ginagawa lang ni Dalima ang kanyang trabaho.
Nananawagan din ang LP kay Senate President Coco Pimentel na ipaglaban ang kalayaan ng Senado at ng mga membro nito para magawa ang kanilang tungkulin. Secretary Marco ay may kakayahan, may karanasan at meron katapatan sa kanyang trabaho, sa kanyang mga naging tungkulin. Siya po ay malinis, siya po ay magaling, siya po ay matalino. Makikita po natin na ang nasa isip lang niya, ang nasa puso lang niya ay ang kapakanan ng mga mamamayang Pilipino. Wala siyang masyadong drama, puro lang po siya trabaho. Yan po ang kailangan natin sa isang pamumuno. Si Sexy Lenny Robredo naman po, bilang po isang Bicolana rin, ay pinagmamalaki po namin na meron isang Lenny Robredo na simbolo ng daang matuwid, mukha ng daang matuwid. Ang kanyang sinseridad, ang kanyang kakayahan ay wala rin duda. Makakaasa po tayo na ang tambay Mar and Lenny ay tunay pwedeng pagkatiwalaan ng Sambayanang Pilipinas. Rojas Robredo para sa disenteng Pilipinas. Hi Maharlicans! Kamusta po kayo? Very quick lang po ito. Live tayo ng bonggam-bongga. Mag-re-react lang ako dito sa katangahan ng Peking Vice President. So, panoorin po natin muna ang kanyang interview sa Rappler kay Maria Ressa. Sandali lang po, ipi-play ko lang. Senator Marcos and his challenge to your win. How did you react to it? Where do you see it going now? I never gave it much attention in the sense that I've been used to election protests. My husband went through 6 elections, and each and every time he won, there will always be a protest. When I won in 2013, I had. Ika-cut ko po muna siya, no? Unang-una po ang kanyang mga sagot ay pasikot-sikot, at saka babatiin ko lang or pupurihin ko lang ang kanyang makeup na sobrang kapal at natakpan po lahat ng wrinkles niya, ha? Ang ganda ng makeup niya in fairness. So ito po, ipi-play na natin siya. I won by a landslide of votes. I also had an election protest. I was telling myself this is no different. But you know, what's different is he's a Marcos. Right. And he's been using media, he's been using his money. Okay. Sa sinabi po niya, he's using media, he's using his money. Unang-una po, itong Lugaw Queen na to at Kultong Dilaw, sila po ang gumagamit ng pera na nakaw sa bayan at galing di umano sa Lugaw para sirain or mandaya sa ating mga botante. So, i-play po natin ulit. To spin a different tale. And that's what's make it different in the sense that you can't also just sit back and allow him to twist facts. Okay, twist facts. Ito po ay tangang abogada. Anong facts ang tinwist ni Bongbong Marcos? So, tanga po talaga ito. Teka, play natin uli. Been doing in a long time. I think Senator Marcos knows that he lost the elections. Okay. Sabi niya, alam daw ni Senator Marcos na natalo siya sa election. Ang kapal-kapal ng mukha mo, eh kayo nga itong nandaya, okay? Nung pinalitan yung SIM doon or SD card. So, play po natin. If you go through the grounds he's been racing from day one that he learned he was losing, it's a different ground almost every day. And now he's alleging a fourth server. At first, he's alleging I was shaving votes from... Okay, speaking of alleging, naka-arte-arte ng pesting ito. Sinabi po niyang alleging, okay. So, parang ang inaano niya dito na si Bongbong Marcos ay pinagbibintangan na itong si Marlon Garcia na inamin na talagang may pinalitan
na yung pang fourth server nga. But anyways, abugadang tanga, i-check mo sa Philippine Star, July 23 issue, na inamin mismo at binalita na sa lahat ng dyaryo na inamin mismo nitong gunggong na Marlon Garcia na pinalitan niya. Anong pinagsasabi mong alleging? Gaga ka talaga. Senator Escudero, and it was proven that I wasn't. Next, he was saying that his certificates of canvas did not jive with the certificates of canvas with COMELEC. And during the canvassing, it turned out that there was no discrepancy at all. And now I think this is the fourth or the fifth ground already. But you know, of course, I'm also scared. Okay. Dapat lang na matakot ka dahil lalabas ang katotohanan dahil alam mo mismo sa sarili mo na nandaya ka. Ang kapal-kapal talaga ng pagmumukha mong babae ka. Wala ka na yatang kaluluwa eh. Alam mo yun, nilamon ka na ng kultong dilaw. Sobrang kapal, nakakagigil ang kasinungalingan mo, nakakahiya ka, nakakahiya kang babae ka. Sense that, you know, because of social media, he's invested so much in social media. Okay, speaking of invested so much, si Bongbong Marcos, hoy, hinahamon kita. Ako, madalas kitang tinitira o minumura sa katangahan mo. Okay, nising kong duling, wala kaming natatanggap kay Bongbong Marcos. Okay, kahit pa-investigan mo ang bank account ko, I hope may makita ka. Diba? Sinungaling ka, hindi kami mga lumalaban para sa katotohanan. Nising kong duling, hindi nga kami kinakausap ni Bongbong Marcos. And I wish makausap namin siya. But we're doing this because we know na ikaw ay, at ang mga kampun mo ay mga sinungaling, mga mandaraya, at kayo ang nagtitwist ng katotohanan. So huwag kang magbintang na si Bongbong Marcos ay gumagasto sa social media. Kaming mga blogger ay mga sumusuporta sa katotohanan. Again, nising kong duling wala kami natatanggap. Gaga ka. How many people will he convince? And it's difficult for us because we don't have that much resource to, you know, to... Really? Wala kang resources? Ang kapal ng mukha mo ay 406 million ang ginastos mo sa kampanya mo. Napakanuknukan mo ng sinungaling. Tignan mo dyan sa mga videos ko, yung interview mo kay Cesc Drilon. Ha? Na sinabi mo yung mga lugaw-lugaw na pinagbentahan, umabot ng 406 million. Tapos wala kang resources. Grabe. Mukhang sinanla niya na yung kaluluwa niya sa kay Satanas. To say otherwise. So my hope is that the courts will not give will decide accordingly and with swiftness, because the longer that the case drags, the more it's difficult for all of us to move on. Fantastic. Tanga, bakit kami mag-move on sa pandaraya mo? Hindi ka namin titigilan. Okay? Yun lang ang gusto namin iparating sa iyo, kami mga supporters ng bayan, na not only for Bongbong Marcos but for the truth. Hindi ka namin titigilan sa kasinungalingan mo, sa kaartihan mo na akala mo uli ka, regla mo lang na 15 anyos ka kung umarte-arte ka. Last question. Ayan, actually hindi ko na po tatapusin ang drama nitong dalawang ito. For sure na pag-usapan na nila kung ano yung mga dapat ipakyut nila sa atin na mga nanonood. Ganun pa man, kaloka. Anyways, thank you po sa panonood ninyo. Hindi muna ako magpapakita kasi naka-sando lang ako ngayon. Naka-ready na ako. Actually, hindi ako matutulog. Bisibisihan ako ngayon. Pero hindi ko kayo mahindihan. Ang dami pong nag-message dito sa akin sa video na to. Sabi ko, bukas na lang yan dahil ang dami kong tinatapos sa aking mga buhay-buhay. But ganun pa man, thank you so much po sa mga nanonood dyan. And wag po tayong tumigil, sa totoo lang po, nakaka-high blood itong walang hiyang ito. Sige, tingnan mo, puro angry birds. Ang kapal ng mukha nito. Actually, ano po eh, hindi na po talaga ako makapag-antay na mabilanggo itong babaeng ito. Grabe ang kasinungalingan. Kung pwede ko nga lang pong hamunin ng boxing to para matumba na, boboxingin ko na to ng pink gloves ko eh. Na permado ni Manny Pacquiao. But anyways, mabuhay po kayong lahat. And
tuloy po ang laban natin at sana lumabas na talaga yung katotohanan. So, yun lang po. Mabuhay kayong lahat and see you again next time. Bye!